So, marami po tayo mga plastic bags na ano. Siyempre, marami tayong pinamili. Pag marami pinamili, marami din po tayo mga reusable plastic bags. So, mga Kalita Farm Channel, uy, bakit naman ito mabuksan? Ano kaya ginagawa niyo sa mga plastic bags niyo? Itinatapon niyo po ba? Or kinikip niyo for reusable ano, plastic? Kasi di ba pwede naman ito siyang reusable? Reusable naman po yung mga plastic nito. Lalo na po pag hindi po siya basa. Siyempre, pag malinis, kinikip natin para po magagamitin natin ulit. So, mga Kalita Farm Channel, pag ganito po na namili tayo, inaalis natin yung mga gamit, tapos direct na po, ginaganon lang po natin siya. Para mabilis yung trabaho natin, ginaganon ganito lang natin, tapos ilagay natin sa lagayan natin, mga Kalita Farm Channel. So, nagiging bulky po yung ano, nagiging madaling mapuno yung lagayan natin dahil pagan ito lang pagagawa natin tapos ilagay natin dito sa lagayan. Pero mabilis siya, di ba, mga Kapang Channel? Mabilis ang ganyan. So, ganito po. Bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po magiging ma-organize yung mga reusable plastic bags po natin. Nahanap ko pa po kung ano po yung para dito. Ayun po. Mga Kalita Farm Channel, ganito po yun ang ano. Ganito po yun pag tuturuan ko po kayo or siguro alam na rin po. Pero sa hindi pa po nakakaalam kung paano po yung way para po hindi siya para ma-organize po yung mga ano natin. Mga plastic bags natin. Reusable plastic bags natin. Mga Kalita Farm, pakita ko po sa inyo if paano po gawin. Ikip po natin yung mga gamit natin na pinamili kasi dapat i-ano pa natin to eh. Sanitize bago ilagay sa cabinet. Kasi dito, hindi ko po tinatapon itong mga plastic bags, hindi ko po ito tinatapon. Yung ginagawa ko po dito, mga Kalita Farm, is kinikip ko kasi syempre pag may ano, kinakailangan din natin minsan ng mga bags pag may ihatid tayo sa mga kaibigan. Or pwede din natin gawing basurahan ito, mga Kalita Farm Channel, di ba? Sa amin, ginagawa namin basurahan ito pag itong plane. Ginagawa ko po basurahan kasi dito, yung basurahan ko po sa kusina, yung mga dried mga cartons, mga plastic bags, separate po yung lagayan ko. At saka yung mga foods, kanin, mga ganun. Iba din po yung lagayan. So, may dalawa kong basurahan dito sa kusina. Mayroon akong maliit na basurahan para sa mga pagkain. At saka mayroon akong basurahan para sa, malaking basurahan para sa mga ano. So, yung ginagawa ko po dito, mga Kalita Farm Channel, is ipo-fold ko po siya ng maayos kasi pag ganito po, kasi siyempre lagi tayong namimili, dami din plastic bags. So, napupuno po kagad yung lagayan natin. So, parang napakaantay yung tingnan. So, mga Kalita Farm Channel, ganito po yung gagawin natin. So, ganyan po siya is ganyan. Dito. Tapos, i-fold po natin siya in the middle. Ganyan, kalahati. Yan, dalawa po siyang fold. Then, i-fold na naman po ulit natin siya ng ganyan. So, ganito na po siya. So, mga Kalita Farm Channel, ganyanin natin siya. Gawin natin siyang parang pizza. Yan, i-fold natin siya ng ganyan. Ganyan. Ganyan po. So, and then itong naiwan, ihipit natin dito sa gitna. Ayan po. Ganun po yung kinalabasan ng plastic natin. So, which one ang mas maganda? Ito or ito? Diba, mga Kalita Farm Channel, napaka-tiny tingnan pag ganyan. So, dito marami na po akong ano, nagawa. Pag wala po ako, pag may extra time po ako, ganito, ginagawa, ginaganito ko po. Ganito ko po siya. Yan po. Yan, gagawin ko pa po yan. Kasi mabilisan. Ayan po, mga Kalita Farm Channel. Ganito po yung mga plastic. Puno ito siya eh. Pag hindi ko po siya ginanito pag gagawa, mga Kalita Farm Channel, pag hindi ko po siya ginanito,
uumbok po lahat, lalabas na yung mga plastic bags ko dito sa lagayan ko kasi maliit lang din to. Ayan. So, yan, nakaganyan yan sila. At saka malalaman mo na po, mga katapang channel, if malaki yung plastic or maliit. Kasi siyempre, pag malaki, malaki ang foam. If maliit, maliit din po ang pagka-foam. So, ganyan po, mga katapang channel. Ayan. So, parang hindi tayo, kung sino kaya yun. Para hindi po tayo mangonsumi po sa ating ano, reusable plastic bags. Ganyan po, ganito po ang gawin natin, mga katapang channel. Ayan po. Tsaka yung mga ganito, hindi naman po natin pwede ma-fold to. So, i-fold na lang natin siya ng ganyan. Tsaka ilagay natin sa gilid. Kasi pangit naman kung tingnan na yung ganito siya, tingnan mo mga katapang channel. Parang napaka-antay eh, tingnan. Ayoko po ng ganyan. Tsaka tingnan mo ba, marami tayong malalagay. Marami pong mailalagay sa lagayan natin pag nakaganito po, pagka-fold ng ano natin, ng mga reusable plastic bags natin. Ito po, gagawin ko pa po ito siya eh. Kasi ano, pag tingnan nyo po, napakaano, parang puno, madaling mapuno yung lagayan mo. Yan po siya. Pag mamaya, pag may extra time ako, magawin ko po yan. So, ito po. Ganito po siya. Yan. Ito lang natin dito sa gitna. Parang damit din natin mga katapang chari. Pag hindi po natin na-fold ng maayos yung cabinet natin, ako po parang ayan. Tapos ganituhin natin. Ayan. So, tapos yung itong naiwan, yung hawakan niya, dito ilagay natin ito sa loob. Ipipin natin para hindi po siya mag, ano. Ayan. So, ganyan lang po siya mga katong channel. Mabilis lang. Kapag una po, medyo, syempre, pag learning pa lang, medyo nahihirapan tayo. Pero pag mano ka na, matuto ka na, mabilis lang po. Mabilis lang po siya. Ayan. So, ayan mga katong channel, diba? Napaka ano. So, yung lagayan natin, so, hindi siya mapupuno kaagad. Ayan. Isa naman sa tambak tayo ng tambak. Parang vulkan na nagpuputok na yung plastic bags natin. Sabihin na mga plastic bags natin, help, help! Hindi na ako makahinga. Kasi dito talaga pag namili po tayo ng mga ano, pag namili po dito, isang dami pong ano, mga plastic bags. So, sayang na itapon. Reusable. Ginagawa ko pong basurahan. So, di ba nakasave pa tayo? Hindi natin gawin basurahan. Pag may iatid tayo mga pagkain doon sa mga kabilang bahay, lagyan natin ng mga kung ano-ano. Ayan. Ayan po, mga katong. Sobrang bilis lang po pag matuto ka, mabilis lang po siya. So, ayan po mga katong channel. Sana po nakakuha kayo ng tips kung paano po i-organize yung mga reusable plastic bags natin. Thank you so much and I love you!